araw, gagawa tayo ng review sa mga products na in-order ko for my cycling videos. First product, itong Ulan Z GoPro Quick Install Magnetic Adapter. Yan yung isa. Ito ay headset adapter pang mga action cam din, GoPro. So, first one, ito muna. Ayan, yan ang packaging niya. So, ito po ang kasama niya. Itong dalawa. So, as you can see, ito, medyo similar siya, pero yung taas niya, para sa, pag meron kayong ganito, mga tripod, and may ganyan, so pwede nyo ilagay dyan. Yan. So, para dyan siya. And the other one, ito na yun, yung may, ano ba to? Ano ba to? Ano yung gumamit ah? Ah, okay. Ayan, yan pala siya. Yan ang pinagkaiba niya. So, yung isa is para sa mga, usually sa mga action cam, ganyan-ganyan. Isa yun na para sa mga tripod and stuff. Tapos, ito, so makita nyo dito, may magnet siya. So, yan yung i-attach nyo dito. Okay? So, ito may magnet din itong dalawang to. Pasok mo siya. Ayan. Ayan. Pag nag-click na, turn mo lang siya para malock. Ayan. Di mo na siya mahila. So, pag itatanggalin mo, twist mo lang ulit to unlock. Then, medyo matigas. Hila. Yun. So, medyo malakas yung magnet niya, no? Yun, no? Ay, uy, uy. Yan, pati ito, try natin. Yun. So, mukhang matibay naman yung, ano niya, yung material. Mamaya, tatry natin, no? Sa ride mismo, kung okay. So, yan. Yan po ang Ulan Z Magnetic Adapter. Next po, ito naman. Ito yung para sa headset. So, yan ang laman niya. Let's see. So, meron siya dalawang, ang tawag dito, bolts. Yung pang screw. Okay, dalawa. Ito naman. Ito yung ilalagay mo sa headset ng bike mo. Ang nangyayari is, ayan, so, shoot mo siya dito. So, ito yung papasok mo ngayon sa bike. Actually, ito, dalawa yung in-order ko. Itong stock na to, medyo okay siya, nasushoot. Yung tumatagos siya. Pero yung isa, yung isang binuksang phone na kinabit ko na sa bike ko, medyo masikip siya. Hindi siya tumatagos ng diretso. Kailangan pang pilitin. So, baka depende na lang sa kung certain kayo o malasin. So ngayon, tataka kayo bakit ko binili itong mga to. Ito para dun sa headset. Then ito, ikakabit mo dito. Then ito, lalagyan mo ng action cam. So para pag mag-vlog ako sa mga rides, hindi na ako mahirapan hawakan yung camera. Try natin subukan kung ano itsura ng footage kapag ginamit to. Okay, so ito na po itsura niya kapag nakamount na siya sa bike. Ayan. Okay. So, ito yung headset adapter. Okay, nilagyan ng spacer. Tapos, ito na yung Ulan Z na magnetic adapter for the action cam. Ayan. So, pag tatanggalin natin siya, twist lang natin. Ayaw, na-twist. Twist, tapos tanggal. Yo. Okay.
Ganda po kabilis. So ngayon, tatryin na natin. Check ang footage kung okay ba pag nakamount na siya sa bike. So, ikot-ikot lang tayo dito sa area, saglit. So kahapon, nung trinay ko siya gamitin sa bike, sinek ko yung video, no? Medyo tabingi yung pagkakabit ko. Kita yung kaliwang STI. So in-adjust ko. Ngayon, try ko ulit. Check natin ulit yung footage ha. Pero mukhang okay naman. Yun yung footage kapag nakakabit siya. Dito na nagtatapos yung review. So kung gusto nyo check yung items, like ko sa description box kung saan ko siya nabili sa Shopee. Overall, for the price, okay siya, mura na, maganda naman yung quality. Okay, so thank you for watching guys, see you next ride. Bye.